ay nagbili po kami ng maraming gulay para sa kusina, para sa pang-araw-araw na lulutuin. At ayan na po, kami po ay nangmili ng napakarami. Yung kasama ko po si amo ko, pumunta po kaming public market at bumili po kami ng ganito. Ngayon nandito na po kami sa bahay at kailangan na po nating i-prepare itong mga gulay na ito para po maging hanggang po siya na para tatagal po siya, para hindi po siya masisira at ayan nga po, para hindi po siya masisira. Lilinisan ko po yung ano, lilinisan po namin yan. Pero wala pa po yung kasama ko, mamaya-maya pa nasa loob. Siya po ay may ginagawa pa doon. So lilinisan po natin yung gulay, uiwain po natin siya. Tulad ng itong cauliflower, ay puputulin po natin yung mga steam niya at ihiwa-hiwa ko po siya yan. Hugasan po at hiwain. At ilagay ko po siya sa ziplock, sa zipper bag. Yun po, ayan po yung ginagawa namin dito para po yung gulay ay tumagal. Hindi po siya masisira. Kasi ilalagay po natin siya sa freezer hanggang sa isang buwan. Char. Depende po sa pagluto araw-araw. Kung araw-araw po nagluluto, araw-araw din pong ginagamit, syempre. Pero yung amo ko po kasi dito, alam nyo man, korepot, char. Kapag korepot yung tao, ganyan daw. Sabi nila, madali, mabilis daw maging mayaman yung taong mga korepot. Ganon, char. Pero yun nga po yung ginagawa namin kasi sa isang buwan, isang beses lang po kami bumibili ng gulay. Kaya napakarami. Kaya kailangan namin, kung wala ka talagang ano, masisira talaga yun. Kaya yung ginagawa namin, hinihiwa po namin yan ng tsaktong-tsakto lang sa pagluluto. Tsakto lang yung meron sa mga salona, meron ding ilagay sa mga laham at saka sa manok, ganyan. Yan lang yung ano dyan. Yung ginagawa namin, hiwain lang yan base sa kung anong klase yung luto yung ginagawa mo. I-separate din namin yung malaki at yung maliit. Ganun. May malaki siya para sa salona na laham at saka sa manok. Tapos yung mga maliliit ay para naman yun sa single na ano lang. Single lang na salona. Kunyari, cauliflower salona. Ganun. Kasi minsan nagpapaluto lang sila ng cauliflower salona. Ganun. O kaya yung mga patatas salona, ganon. Kaya, ayan na po. At hinuhugasan ko po siya. Alam nyo naman, ito yung buhay namin dito sa Qatar. At, mga, nandito po pala ako sa Qatar. Char. Oo, nandito nga ako sa Qatar. At ito yung ginagawa ko dito sa bahay ng amo ko. At, isishare ko lang po sa inyo kung paano. Kaya, para naman po, makakatulong din po ito, tips din po ito para tumagal yung mga gulay natin. Sa totoo lang, gagawin ko nga ito pag umuwi ako sa Pilipinas . Lalo na't malayo kami sa probinsya. Kailangan mong i-stack para hindi siya masira. Para syempre, hindi din masayang yung pera mo, ganun. Kaya, char lang. Tipid-tipid din pag may time. Ganyan. Kailangan talaga natin magtipid para, ano, tsaka kailangan din natin mag-isip kung paano hindi masira yung mga gulay natin kapag na tayo ay nasa kusina na kadistino. Para naman di tayo mapagalitan. Ganun lang, kadali. Alam nyo ba na hindi lang mahirap yung pinagdadaanan mo, yung lungkot at pagod andyan kapag naka-OFW ka. So, ayan na nga po. At naghuhugas na po ako ng cauliflower dyan. Nuhugasan na po natin at ilalagay na po natin sa ziplock o kaya sa zipper bag. Ayan. May bagis
destinasyon si ano? Si? Hindi sumama. Sino? Sheka. Hindi sumama si Sheka? Yan naman, may kausap siya. Mag-aakot lang siya ng buhok niya. Eh, nandun na sa taas. Baka na mamaya, nandun sa taas na naman. Yan, sa sala. Mag-aakot ng ano? Ano lang po? Ayan na nga po. Siyempre, ayan na nga po guys, at nilalagay ko na yan sa ziplock. May ano po kasi, may intermission po kasi, kaya nagpatigil po ako nagsalita, kaya ganyan talaga yung buhay. At ayan na nga po guys, ayan, malapit ko na po yan siya matapos, kaya ayan, ilalagay na natin. Ayan, okay lang, piraso lang naman yung malalagay, yung tamang tama lang sa isang araw, sa isang lutuan, ganun. Yung sa isang luto mo, yun lang isang ilagay mo sa isang lalagyan din. Ganyan lang yung buhay dito, kasi kailangan magtiyaga tayo, magbiis. Shout out po sa mga OFW dyan. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at sana po okay lang po kayo. Sana po magiging masaya po tayong lahat. At oo nga po pala, magki-Christmas na. Tayo ay magki-Christmas na. December na po tayo. Advance Merry Christmas po at advance Happy New Year. Sana po ay pagpalain tayong lahat. Mahaba-haba po itong vlog ko. Kaya magkikwentuhan po tayo. Dito po yung buhay po namin dito sa aming location, sa aming lugar, ganun. O kaya sa aming trabaho. Ganyan lang po yung araw-araw namin ginagawa. Bali, pagising mo ng umaga, maliligo, syempre, tapos mag-prepare na. Pero yung pinakamasakit, yung siyam na piraso sila, tapos magtatawag sila isa-isa, yung maghingi ng almusal sa umaga. Hindi man lang magsabi na lahat sila ay kakain na sabay-sabay, hindi. Yung minsan naiinis ka na kasi pagod ka na. Kasi tatawag yung isa ganito yung gusto niya. Pagkatapos nung itsa, tatawag na naman yung isa ganito na naman yung gusto niya. Alam nyo ba yung napapapagod ka? Tapos, yung isa nasa ilalim, yung isa nasa pangalawang floor, at yung isa na naman nasa taas. Abas, masakit na yung tuhod ko sa kakaakyat-akyat. Pero kailangan nating gawin yun kasi kailangan nating pera. Ayan na nga po, nalagay ko na po siya lahat, kaya lagay ko na po siya sa freezer. Ayan. Ayan po siya. Sa freezer po siya ilalagay para magiging ice po siya nang hindi po siya masira. Ayan. At yung iba naman po ay pre-preserve ko siya para sa ilalim lang, hindi ko po siya ilalagay sa freezer. Yun yung kapag mabilis na ano, yan lang po yung gagawin para syempre hindi din masira lahat. Yung iba ilalagay sa freezer at yung iba, yun yung nagiging fresh. At syempre, hindi ko na nga po nakaya. Hindi nga po nakaya ng powers. Kailangan ko po ng rescue. Ay, tinawag ko na po yung kasama ko. Ayan.
pumunta na nga po siya ng kusina at ayan na. Andiyan na siya para tulungan ako. Kaya hindi na ako minsan nagiging lonely din naman. Wow, lonely. Kapag nag-iisa ka, lonely talaga. At ayan na nga po, andito na yung aking magandang kasama. Kami ay maghiwa na ng kamatis. Ayan. Yung kamatis, hinihiwa din po namin siya kasi marami yung kamatis namin. Hinihiwa po namin siya at ilalagay din po namin siya sa ziplock o sa zipper bag para po siya ay hindi din masisira. Ilalagay po din namin siya sa freezer at yung sa isang balot, yung tsakto lang sa isang lutuan din, ganun. Para hindi mahirap yung pagtanggal. At ayan. Yung ginagawa ko po, yung sineseperate ko po yung malambot kaysa sa matigas. Yung bali yung mga matigas po, yun yung po yung ilalagay ko bilang fresh para sa mga salata, ganun. Yan po yung ano dyan, para kasi yung mga malambot, nilalagay, yun yung mga malambot po, yun yung po yung hinihiwa namin. Yung hinihiwa namin para sa salona. At yung iba, bali yung hinihiwa namin, dalawang klase po yun. Dalawang klase po yan. Kaya yung una, isisiperate mo muna yung matigas sa malambot, syempre. Iba talaga, iba yung malambot, iba din yung matigas. Ganyan yung ginagawa ko. Bale, yung mga matitigas, ilalagay ko yun sa ilalim ng ref. Ay, sa loob ng ref, hindi po siya sa freezer, hindi po siya hihiwain. Yung mga malambot lang po, yun po yung hihiwain namin para i-preserve po namin siya, ilagay po namin siya sa freezer. Ayan, yan po yung ginagawa ko dyan. Isineseperate ko po yan sila habang yung kasama ko ay naghihiwa na po siya. Ayan. Aba, sumasakit na yung likod ko ah. Akala nyo ah, madali lang yung magpili-pili ng mga malambot at matitigas. Char. Ayan. Alam nyo ba, parang ano ata to eh. Mga limang, ano tong ano namin, yung kamatis namin, mga limang ganun. Mga limang box siya. Ayan. So, ayan na nga po, yung mga matitigas, ilalagay ko po siya sa ref, sa loob, sa ilalim doon. Bali, hindi po siya hihiwain, ilalagay lang po dyan kasi matigas po yan. Medyo matagal pa po siya masira. Yung mga medyo ano pa, yung hindi siya overripe, ganun. Kailangan po kasi magkalagay kami ng ganyan para po yan sa mga salad, sa mga salatan na ginagawa namin araw-araw din. Ayan. Dalawa po yan. Ito pa po yung isa. Pasunod na. Ayan. At jaran. Nandito na po yung isa pa. At ilalagay po natin yan. Malaki po yung ref namin kaya kasyang-kasya po yan. Pero yung iba, syempre, hati muna natin dyan. Ayan. Dyan ka muna. Ayan na nga, at ilalagay na natin siya. Yung maganda kapag malaki yung ref mo, kasi malaki, marami kang malalagay. Pero kasi hindi naman talaga sila nagbabayad ng ano dito, ng kuryente, kaya go lang ng go. Ayan na nga po yung mga malambot na kamatis
ay hugasan ko na po siya. Ayan. Hugasan po. Siyempre, hugasan po natin siya bago natin siya hiwain. Ayan. Gabi na po yan at hindi pa po kami nakapagkain. Pero mamaya na po kami kakain kapag naubos na namin mo yung kamatis. Ayan. At kukunin ko na po. Ow. Ayan po yung kamatis na ugasa ko. Maganda. Ayan, nakikita nyo naman po yung oras at alas 8:07 na po ng gabi. Ayan, sa taas namin meron po kaming orasan dyan, kitang-kita. At maghihiwa na po kami ng ano, bali yung kasama ko po yung naghihiwa at ako naman po ay maglalagay ng, syempre magsusuot tayo ng gloves, ayan, para iwas infection, char infection. Hindi, para kasi malinis naman na yung, kasi maghahawak ako ng nahiniwa na nakamatis. Ayan. Ayan. Bali, maglalagay na ako sa ziplock. Ayan. Yung malalaki po yan. Kasi yung mga malaki po, para po yan gagawin naming blend. Ibe-blend po namin yan. Kasi pag magluto po ng salona, meron pong kamatis na igisa. Tapos yung kamatis po na ibe-blend. Ganun. May biniblend po na kamatis. Kaya yung mga malalaking hiwa, medyo malaki siya, medium size. Ayan, ilalagay namin. Ayan. Tapos, yun yung igigiling ko siya, ibiblender ko yan. Araw-araw po, may blender po ako na kamatis at may panggisa. Kaya kailangan may maliliit at saka may malalaki. Ganyan. Habang kami po ay naghihiwa at naglalagay po ako, yung ginagawa po namin ay nagkukwentuhan po kami ng kasama ko. Ayan. Pero seryosong seryoso po siya pala. May iniisip pala siya. Sabi niya, pag kinasal daw siya, ay pupunta daw ako sa bahay nila. Ay sabi ko naman, bigyan niya akong pamasahe. Sabi naman niya, oo daw, para ilibre daw niya ako ng pamasahe. Pero, pagkatapos daw ng kasal niya, pupunta daw siya doon sa bahay din namin at ilibre ko din siya daw ng pamasahe. O diba, bongga? E di parehas lang naman na yun. Ganyan lang yung buhay, paikot-ikot. So, sige po, maghiwa lang po muna kami dito. At dyan lang po muna kayo, manunood lang po muna kayo sa amin. Ganon. Habang naghihintay po ako ng may lalagay sa ziplock na kamatis, ay
nagbabalat na po ako ng ng carrots, ayan. Pati yung carrots po, ilalagay po namin yan sa freezer. Ipipreserve din po namin yan. Ayan, at habang nagbabalat nga ako ng ng carrots, ay panay po yung kwento namin. Siyempre, masaya po kapag dalawa kayo yung may kasama ka na nagtatrabaho, siyempre masaya. Ayan. Habang naghihiwa ako ng nagbabalat ako ng carrots, yan yung ginagawa namin dalawa, ay nagkikwentuhan kami. At iyan na nga po. Ayan na nga po yung namin. Habang masaya po talaga kapag may kasama ka, lalo na parehas kayong kalog. Pero sa totoo lang, minsan nag-aaway din kami. Ayan na nga po. At naghihiwa po siya ng ganun. At sa totoo lang po, nangangalay na po yung yung paa ko dyan. Kasi nga, anong oras na na tumatayo pa kami? 8:26 na po. Ilang minutos na po yung tayo naming dalawa. At syempre, nangangalay na po. Ayan. Pero, kailangan po namin tapusin. Kayang-kaya po yan.
po, hinihiwa ko na po yung carrots at nilalagay ko na po yan sa ziplock. Ipipreserve po yan. Ayan, para hindi po siya masisir. Kasi yung carrots po kasi, pag matagal po siya sa ref, ay nadudurog po siya, nabubulok po siya. Pasensya na po at hindi po ako Tagalog. Ilongga po kasi ako. Ayan. Balik yung kasama ko po, ay siya po ay galing ng Ilocos. Ay Ilocana po siya. At ako naman po ay Ilongga. Wow. Ayan na nga po. At yung ginagawa ko, hiniwa ko na po yung yung carrots. At ilalagay po natin siya sa ziplock. Ayan na po.
At syempre po, nagutom na po yung mga peg. Ayan. Kailangan na po namin kumain. Ayan na po. At kakain po muna kami. Syempre, yung pagkain namin dyan ay matubos chicken with kangkong. Ayan.
po at mag-start na tayo ulit. Ngayon ay naghuhugas na ako ng okra. Kaya sa Arabic po yung okra po, sa Arabic is bamia. Bamia po yung tawag nila dyan. Ayan. At ayan na po, hiwain ko na po siya. Hiwain ko po siya ng maliliit din. Bali, yung isang peraso, dalawang hiwa. Okay, tatlo. At ilalagay ko din po yan sa ziplock. Ayan. Kasi ito po kasi talaga yung mga gulay na madaling madurog. Ayan. So, stay tuned lang po. And hindi pa po tayo tapos. Marami pa. Ayan. Andiyan na muna kayo. Oh,
Nakatapos na po ako ng paghiwa ng okra at ilalagay ko na po siya sa ziplock. Ayan. Pupunuin po natin yan kasi ang lakas po nilang kumain ng nitong okra kasi good for the health po ito. Ayan. Pero yung bungis-ngis ko po dyan. Ayan. Siyempre, nag-uusap-usap pa po tayo. Ayan. Ayan. Ilalagay lang po natin yan sa loob. Ayan. Huwain natin ng marami. Kaya hanggang sa maubos po yan, gagawin ko po yan. Hindi ko po yan titigilan. Naubos na yung okra ko at yung kasama ko naman ay tapos na siya sa sa paghihiwa ng maliliit na kamatis. Ayan na po. Ito po ay para po sa panggisa ko. Yung una po kanina ay malalaki medyo yon. Para po yun sa biblend ko na kamatis sa araw-araw na sa lona. Ayan. Biniblend ko po yun. Ito po ay panggisa po. Ayan. Bali yung isang plastic pang isang gisa ko po yun kasi ang dami po nila na pinapakain ko, inilulutuan ko, ayan. Bali, shampoo sila sa isang bahay. Plus po kami, ganun. Koriander at tawag po sa Arabic ay kusbara or jiljilan. Ayan po, hinihiwa po namin siya ng maliliit kasi meron nakikita nyo meron nagyayelo na kasi masisira na. Thank you.
ay parsley. Bali, bakdunas po siya sa Arabic. Sa English po niya ay parsley. Ayan. Ito po yung nilalagay din na, kinakain po nila sa salata. At pwede din nilagay sa, ano, sa salona. Pero yung jiljilan po, kaya yung kusbara, ay yung coriander leaves, yun po yung nilalagay sa salona. Pero yung parsley po, yun yung nilalagay sa nilalagay sa salad nila, sa vegetable salad. Itulad ng mga cucumber at saka lettuce, ganun nilalagay ito. Tapos yung mga ano po ba yung pangalan sa English ng, basta marami po. Ayan po yung kinakain po nila ng hilaw yan, ng nilalagay sa ano, nilalagay po sa salad o kaya sa salata, ganun. So ayan na po yung aming kamatis, kra, ayan, nilalagay namin. Ito yung carrots, ito naman yung coriander leaves, at ito naman yung parsley, jiljilan, at saka bakdunas. Tapos, ilalagay natin siya sa talaje. Sa freezer. Yan. So, ayan na yung ating cauliflower. At ito naman yung ating okra. Ayan. Lagay natin siya sa freezer nang mag-ice siya para hindi siya masira kahit ilang buwan. Pwedeng-pwede. Alright! Saka yung gisar, hindi ito din sa taas. Pwede pa. Carrot. Ito ba? Ice na bin. Yung unahin natin ba? Yung gamit ba yung... Una nang nag... Ayan! Oh my God! Ayan, maglalagay na tayo. Ano? Sasaya na naman yung mga ipis. Marami na kami pagkain dito. Ganun. Ganun sabi ng mga ipis. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Kita sa mundo.
ayan na yung ating setup. Okay na siya. Ayan na guys, tapos na kami ng lahat-lahat ng paghiwa. Ayan yung kamay ko. Kamay na. OFW. Ayan, ngayon, magtatapon kayo ng basura. Ayun, yung basura namin. Ayun. Kaya, bye-bye! Ayan, yung maganda kong kasama. Bye-bye na! Oh, basa-basa. Umagos yung dede. Yung gatas.